Hi Gemini, ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel, Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Ayan, sobrang na-appreciate ko po kayo. Tignan natin ano yung mensahe sa'yo. Mayroon tayo ditong ask for your needs to be met. Ayan, sabi sa'yo dito, God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Okay, so kung kailangan nyo po ng tulong ngayon, huwag po kayong mahiya. Yan yung sinasabi sa inyo ni Guardian Angel mo at ni God at ni Universe. At saka yung mga tao din sa paligid mo. Kung kinakailangan mo talaga ng tulong, manghingi ka po ng tulong sa kanila. Huwag mong hintayin na kusa silang tumulong sa'yo. Okay? Ikaw yung mismong mag-ask ng help sa kanila. Tignan natin. Meron tayo ditong be authentic, number 25. So, yun, be authentic. Magpakatotoo ka sa iyong sarili. Magpakatotoo ka na kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Tignan natin, spirit guide. Ano po yung mensahe natin pagdating sa career ni Gemini? Meron tayo ditong 8 of wands. Okay, yung iba po sa inyo, pwedeng meron dito, Gemini, hindi kayo nagtatagal sa trabaho. So, parang hindi nyo alam kung ano bang trabaho yung gusto ninyo. Meron naman po dito nakabakasyon. Pwede rin po na, ayan, paiba-iba kayo ng branch na pinupuntahan. So, ano ba yung, may tawag dun eh, yung nag-i-inspect siya ng mga kada branch, ganyan. Nakalimutan ko. Oh, hindi ko talaga matandaan ko ano yung tawag dyan. Kasi dati may naging kliyente ko sa cake, ganun yung ano niya, yung trabaho niya. So parang paiba-iba kayo dito ng destination. Ayan, depende po yan sa inyong trabaho. Tignan natin, spirit guide. Yung iba naman sa inyo, parang lahat ng department na ikutan na ninyo pagdating dyan sa business, ay sa career ninyo. Okay naman po, madaming ang good news sa inyo ngayong araw, Gemini. Tignan po natin. Pagdating naman sa finances ni Gemini, mayroon tayo ditong 3 of swords. Tama, kailangan nyo nga ng tulong. Yung iba po sa inyo, maaring naloko kayo pagdating sa pera. Yung iba naman, taong pinagkakatiwalaan nyo pa talaga yung nanloko sa inyo. I mean, ano pa, could be family member or your loved ones. Pwedeng boyfriend mo, girlfriend mo, or asawa mo. Tignan natin. So, nahihirapan kayo dito pagdating sa finances. Huwag po kayo masyadong maging mabait, Gemini. Unahin nyo po yung inyong sarili. Tignan natin. Gemini, inuunahan ka ng galit nung taong to. Para hindi ka na makapagsalita. Sa emosyon ka niya dinadaan. Pag nalaman mo kasi na may nawawalang pera or nag-aaway kayo about sa pera, kung sino man tong kaaway mo, kausap mo pagdating sa pera, inuunahan ka na niya agad ng galit. So, guilty talaga ito. Meron tayo ditong 10 of wands pagdating sa iyong business. Ayan. So, madami pong binubuhat dito ngayon. Madaming problema din, Gemini. So, kaya mo po ito. Huwag kang sumuko. Talagang ganyan, sinusubok ka ngayon. Yung iba po sa inyo, sinusubok kayo pagdating sa finances kasi tinuturuan ka ni Universe na hawakan yung pera mo ng maayos. Na ikaw mismo yung maghawak ng pera mo. Huwag mong ipagkatiwala sa iba. Pagdating naman dito sa iyong career, sa iyong business pala, sinasabi dito ni Universe na hindi ito yung panahon para sumuko ka. Ayan, madami pong umaasa sa inyo, Gemini. Lalo na dito sa business po ninyo kasi kung meron kang mga tauhan, di ba? Hindi ka pwedeng sumuko dahil ayun, isa sa alang-alang mo na mawawalan sila ng work kapag sumuko ka. So ito naman mga binubuhat ninyo, maaaring ito ay mga stocks ngayong araw. So may bagong stocks na dumating. Pwede rin nag-i-inventory kayo ngayon ng inyong mga paninda. So busy nga kayo dito. Ayan, tingnan po natin. Pero
nakaka-stress yung energy dito. Tignan po natin pagdating naman sa love life mo. Love life po ni Gemini Spirit Guide. Mayroon tayo ditong The Fool. So, mayroon tayo ditong New Beginning. Some of you, nakikipag-date po kayo. Pwede rin po na yung person mo ay hindi seryoso sa'yo. Ayan. Tignan natin, Gemini. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Tignan natin. I love you. Okay. Merong nagkakagusto sa'yo. You came closer than anyone. Okay. So, yung person mo kasi, ganyan pala yung energy niya. Para kasing nagloloko lang siya. Para bang hindi siya seryoso sa lahat ng bagay. Mm-mm. The timing just wasn't right for us. Pwedeng masyado pa siyang bata noon. Masyado pang bata. Hindi. Feeling niya, ano, bagets pa siya, ganyan, nung naging kayo. So, yan, yung iba dito, parang naging childish nga yung person mo. Pwedeng siya yung nanloko sa'yo dito pagdating sa pera. Pero sinasabi nito, mahal ka niya. The timing just wasn't right for us. Maybe meron siyang problema that time na instead na sabihin niya sa'yo yung problema niya, tinago niya at ang ginawa niya is niloko ka niya. Tapos sasabihin, mahal ka. Naku, huwag kayong magpapadala sa mga ganyang salita. Gemini, dapat mas maging matalino kayo dito pagdating sa pag-ibig. Lalo na po, ayan, meron kayong pinoproblema pagdating sa inyong business at sa inyong finances. So, yan lang po yung mensahe sa inyo, Gemini. Maraming maraming salamat po. So, magtiis ka daw muna ngayon, Gemini. Sabi ni Universe, ayan, or tiisin mo muna itong person mo. Kailangan magtanda muna siya. Kasi parang wala din kasi yung focus niya dito sa relationship ninyo. Iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi Libra, ito po yung mensahe sa'yo for today. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta dito sa aking channel. Kung di pa po kayo nakasubscribe, please subscribe na po kayo. Meron tayo ditong Words of Abundance. Sabi po sa'yo dito, you have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms. And that is what you attract for yourself and others. Okay. So, wag po kayo magsasabi ng mga negative words ngayong araw. So, puro positive para maka-attract po kayo ng pera. Tignan natin. Actually, hindi lang dapat ngayong araw yan, Libra. Dapat araw-araw ganyan. Baguhin niyo po yung inyong mindset. Meron tayo ditong improvise number 13. So may mga nagtitipid dito, make mistakes. Okay, maaring meron kayong ginawa sa trabaho ngayon tapos pumalpak siya. So ngayon, nag-i-improvise po kayo dito para masolusyonan ninyo yung inyong mga problema. Okay lang, wala naman pong masama kung magkakamali. Pero mas maganda kung wala tayong pagkakamali, hindi ba? Lalo na kung sa trabaho yan. Kasi syempre, masisira yung image mo, yung name mo na iniingatan pagdating sa trabaho. Pero dahil magaling po kayo Libra, ayan, nakakaisip agad kayo ng solusyon sa inyong mga problema. Ayan, pwedeng may masisira ngayon na gamit sa bahay, tapos gagawan nyo ng paraan. Tignan po natin, ano pa yung mensahe natin for Libra Spirit Guide pagdating po sa kanyang career. Career po ni Libra, Ace of Pentacles. Okay, so may, okay, iwasan mo to Libra na magkamali. Kasi mukhang may malaking deal or may malaking project na ibibigay sa'yo yung boss mo. So susubukan ka niya dito. Kaya galingan nyo po, ibigay nyo po yung best ninyo dito sa trabaho ninyo. And also, ayan, mukhang may marireceive po kayo. Pwedeng ito na yung salary ninyo or bibigyan po kayo ng bonus ng inyong boss. So, 13 and 19 your lucky number. Tignan po natin pagdating naman sa iyong finances. Meron tayo ditong Knight of Swords. Okay, so wag po kayong pabigla-bigla sa paggastos. Yes, Libra. Asikasuhin nyo po, budgetin po ninyong mabuti kung ano yung inyong mga dapat i-prioritize ngayong araw. Knight of Swords.
Ayan. Mukhang meron ka ditong desisyon na gagawin. Yung iba sa inyo, pwedeng nagkayayaan kayo ng mga kaibigan mo. Tapos, meron silang binili. Tapos, niyaya ka nilang bumili. Bumili ka na din ito. Oo ka lang. Bibili ka din agad. Pwede kang tumanggi, libra. Okay? Kung ma-out of budget ka, hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila yung ano, magyabangan na dalawa. Tignan natin kung ano pa yung mensahe sa'yo pagdating sa business mo. Ang ganda po ng business mo. So, tuloy-tuloy po yung pasok ng pera dito. So, nandyan yung give and take. So, wala naman ako nakikitang mangungutang sa'yo ngayong araw. At huwag ka talaga magpapautang, Libra, pagdating sa business mo. Kasi sa halip na nakikita mo na nagko-compute ka ng kita mo sa loob ng isang araw, ang nangyayari tuloy, hindi mo siya nakikita dahil nga inuutang. Hindi mo tuloy napapaikot yung iyong puhunan. Tignan po natin. Spirit guide. Gawin mo pag magpapautang ka sa business. Gawa ka nung may pipirmahan sila. Para matakot din na mangutang. Meron tayo ditong 2 of Swords pagdating naman po sa iyong love life. So, ito yung person mo, natatakot siyang gumawa ng pagkakamali pagdating dito sa relationship ninyo. So, may takot siya sa'yo. Libra, tignan natin. Pwedeng may mga temptations na umaaligid-aligid sa person mo, pero ang ginagawa niya is napipigilan niya po yun. So, alam niya kasi yung tama at mali. Kaya siya yung umiiwas dito sa temptations. Tignan natin. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo, Libra? Think of your person, Libra. Think of your asawa, your boyfriend, your girlfriend. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Libra, ano yung gustong sabihin sa'yo ng person mo? Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. I don't react when people mention you. Aba, yung iba sa inyo. Mukhang nag-iiwasan kayo nito. Okay, nagpapanggap tong person mo na hindi siya affected pag naririnig niya yung pangalan mo. Naku, may tampo yata tong nararamdaman sa'yo. I am grateful for the spiritual lesson. Some of you, hiwalay na kayo ng taong to. I lost myself for a little while. Okay, so iniiwasan ka nga nitong taong to. Eh, pwedeng ex mo na to, pwedeng kayo pang hanggang ngayon, pero hindi kayo nag-uusap. Or pwedeng may tampuhan nga kayo. So, yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Libra, maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Aquarius, eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong huling araw ng August. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Mayroon tayo ditong employment change. Your career path is leading you in a higher direction. With positive changes to support your dreams, priorities, passion, and life purpose. Trust that these changes will help you release the old and welcome the new. You are being supported each step of the way. Okay, so iba po sa inyo. Ayan, meron na kayong ano ba, employment change. Okay, change career na yung iba sa inyo. Pwede rin naman po na mag-iiba lang kayo ng boss. Pero same trabaho pa rin. Tignan natin. So, mas okay po ito. Yung lilipatan ninyo, Aquarius, mas okay siya. Meron tayo ditong play number 36. Mag-enjoy po kayo dito sa trabaho ninyo ngayon. Number 36, mas ano siya, mas magaan yung energy at mas makakasundo mo yung iyong mga co-worker. Tignan po natin pagdating sa iyong spirit guide. Pagdating po sa career, meron tayo ditong 8 of Once, okay, yung iba nga po sa inyo, ayan, may pagbiyahe kayo dito, pwedeng magta-travel po kayo abroad para dito sa inyong trabaho, Aquarius. So, pwede rin naman po, paiba-iba kayo ng station, paiba-iba kayo ng branch na pupuntahan pagdating sa inyong
career. So, pwede rin po na may marireceive kayo na email, na call ngayong araw. So, good news po itong marireceive ninyo pagdating sa inyong career. Pwede kung naghahanap kayo ng trabaho, ayan, makakahanap na po kayo. Pwedeng matanggap na kayo ngayon. Tingnan po natin. Pagdating naman sa finances po ninyo, so yan, may decision kayong kailangan gawin dito. Ang sinasabi lang po sa iyo dito ni Universe is unahin mo muna yung iyong mga needs, Aquarius. So kung may marireceive ka na salary, may marireceive ka na back pay, so unahin mo na ang mga kailangan kesa sa mga wants. Tingnan natin, spirit guide. Pagdating naman po sa business ni Aquarius, kamusta po? Meron tayo ditong 10 of Wands. So, madami pong gawain ngayon, Aquarius. Medyo stress po kayo. Nai-stress kayo ngayon sa negosyo ninyo dahil tambak ang ayusin. Tambak ang mga gagawin na orders. Pero good problem po ito. So, pagpatuloy nyo lang po yan, ayan, magiging happy din kayo. Worth it naman kung ano man itong mga stress na nararanasan nyo ngayon sa negosyo dahil may balik naman po yan. Siyempre, kikita po kayo, Aquarius. Tignan naman natin pagdating sa love life ni Aquarius. Love life po ni Aquarius Spirit Guide. Kamusta naman po? Mayroon tayo ditong The Devil. Okay. Yung iba sa inyo, pwede po Aquarius na same kayong may asawa nitong karelasyon mo. So, parehas kayong may third party, some of you. Pwede rin naman po na ito ay yung karelasyon mo. Pwede na babaero siya o lalakero siya. Ayan, pwede may mga bisyo siya. Yung iba naman po sa inyo, hindi kayo makalis dito sa relationship ninyo. So, nakikipaglaro na lang kayo sa person mo. I mean, nilalaro mo na lang yung relationship ninyo kesa mabaliw ka dahil nandito ka sa relationship na ito. Yung iba po sa inyo, nagtitiis na lang kayo para sa inyong mga anak. Tingnan po natin. Hirap na hirap ka na dito. Maaring yung person mo is nakadepende sa'yo, Aquarius. Tingnan po natin. Ikaw na yung inaasahan niya sa lahat. Tingnan po natin, Spirit Guide. Kamusta po? So, iba sa inyo gusto niyo talaga lumayo. Okay, gusto niyo mas malayong trabaho para makalayo na din kayo dito sa person ninyo. Tignan natin ano ba yung gustong sabihin sa iyo ng person mo, Aquarius. Think of your person, Aquarius. Tignan natin ano yung gusto niyang sabihin sa iyo. I look for you everywhere. Naku, hahanapin ka nito kahit saan ka magpunta, Aquarius. I am becoming a better person. Okay. Pag lumayo ka dito, marirealize ng person mo lahat ng ginawa niya sa'yo. Pero habang nandito ka, wala siyang marirealize. Okay? Lagi lang tong mga ngako na magbabago na siya, pero hindi naman. So, yan lang po yung mensahe sa'yo, Aquarius. Maraming salamat po. And see you again on my next video. Enjoy the rest of your day po. More blessings to come. Bye-bye!